Ya tomo universidad, yo pongo a hacer un. Magandang tanghapon po sa ating lahat. Doon po sa lahat ng mga nanonood, ng mga taga rito sa lungsod ng Gapan. Actually, ngayon po aming monthly meeting, weekly meeting pala, sorry, weekly meeting ng aming Gapan City Interagency Task Force Against COVID-19. Andito po, kasama ko lahat, hindi ko na isi-isahin, kasama ko po lahat yung miyembro ng Task Force na lagi na lang po ako nakikita nyo, na madaming pumupuri sa akin na ginagalingan ko daw, maraming salamat po sa inyo, pero ang totoo nun, sila po ang tunay na bida. Kung hindi sa mga kasama ko, eh hindi ko po magagawa ito. Siguro masasabi ko, isa ako sa pinakamaswerteng mayor sa ngayon, kaya po ako maswerte sapagkat yung nakapartner ko ng mga kasamahan ko sa trabaho, eh talaga pong tinulungan ko ng todo at hindi po trabaho yung ginawa nila. Lagpas pa sa trabaho dahil sa talagang tinuring namin ang mga tao sa lungsod ng Gapan bilang pamilya. Okay, andito po kami, tapos namin mag-weekly meeting, lalo na ngayon, dapat nung Monday pa, kaya lang ngayon kami nag-meeting sapagkat hinintay po namin yung announcement ng Presidente kung ano magiging sitwasyon ng Region 3, ng Nueva Ecija at saka ng lungsod ng Gapan. Sa ngayon po, tayo ay MGCQ. Okay? Ano po ba ang kasunod ng MGCQ? Yun po ang new normal na tinatawag. Ngayon, para malinawan natin yung lahat ng mga nagtatanong ng mga tao sa lungsod ng Gapan, kung ano-ano po ba ang mababago, marami pong mababago. Paliwanag ko lang mabilis sa inyo para... At mamaya po, bago ko mag-upisa, pwede kayong magtanong. Andito lahat ng task force. Andito ang PNP, ang Chief of Police ng Gapan, si Colonel De Guzman. Andito po ang legal department natin, si Attorney Lianyo. Andito po si Dr. Bautista, ang ating City Health Office. Ayun po ang ating DLG ng Gapan, si Sir Rolly. At anya po sa harapan, lahat na ng head department dito. Yun ang isi-isahin. James, dito na. Okay. Unang-una, doon muna tayo sa mga tao, mga namamasada ng tricycle. Number one concern ko yan. Meron po tayong 12,800 na namamasada ng tricycle dito. Ang number one po, lahat pwede nang imamasada. Kaya lang, magiging mahigpit tayo. Kinakailangan, tayo tandaan nyo ha, mga kasamahan kong miyembo na to, si Pangulong Emeng ang nagsasabi sa inyo, mamasada na kayo, pero walang back ride, walang aangkas sa likod. Kinakailangan, mag-isa lang kayo. At ang paseros po ninyo, isa lang. Isa lang ang paseros ninyo. At kinakailangan ang paseros ninyo at ikaw mismo ay naka-face mask. Bakit kailangan pati paseros? Ibig sabihin nun, huwag ka magsasakay pag di naka-face mask ang pasero. Kasi pati ikaw huhulihin. Responsibilidad ng tricycle driver yan. Maliwanag po sa mga toda ha, isa lang ang pwedeng isakay at walang back ride. Binanggit ko na agad yung face mask. Yung lahat po ng ito, luluwag tayo. Magiging maluwag tayo sa lahat. Pero magiging batas natin mga tao sa lungsod ng Gapan at i-implement natin ng mahigpit. No face mask po sa buong lungsod ng Gapan, huhulihin. Basta walang face mask, huli yan. Magiging mahigpit po tayo. Number one, yung pong night market natin at saka yung ating plaza, bubuksan na natin yan. Open na yan. Kaya lang po, 50% lang ang pwedeng pumunta dyan. Kinakaroon yung social distancing, hindi pwede nagkaagulo. Siguro bukas meron na po tayong makikita ng mga araw doon o may mga bilog doon na tatapakan lang ang tao, natatapat doon sa mga bilihan doon sa night market tsaka sa plaza. Pangalawa po, yung pong inaabangan ng lahat, yung liquor ban. Hepe, yes. Napag-usapan po namin yung liquor ban, susunod na lang namin sa curfew. Hindi po ba meron tayong curfew na alas 8 ng gabi, bawal lang lumabas hanggang alas 5 ng umaga. Ang mangyayari po ngayon sa atin, alas 9 ng gabi ang start ng curfew dahil sa MGCQ na tayo. Kaya alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, doon po bawal lumabas ng Gapan. O kaya yung mga mahilig uminom ng alak, pwede na tayong uminom ng alak.
Alam nang mayroon at dilip na po natin ang likaw ban pero hanggang alas 9 lang ng gabi. O pag may hinuli diyan, tatawag sa akin. Mayo emeng, bitin lang kami at tinuloy namin. Masyadong maaga, alas 9 lang yung likaw ban. Huwag niyong gawing katwiran sa akin yun. E di uminom kayo alas 6 ng umaga. Di ba? Matatapos kayo alas 8:30 ng gabi para kung uminom kayo sa kapitbahay, nakuwi na kayo ng bahay. O maliwanag po tayo. Pero, wala pong iinom sa pampublikong lugar. Bawal sa restaurant, bawal sa mga bar, bawal po ang alak sa lahat. Doon lang po tayo sa ating bahay pwedeng uminom ng alak. At hepe, hindi pa nakalantad, di ba? Bawal lumantad, bawal sa gilid ng kalsada. Sa loob lang tayo ng bahay pwedeng uminom. O maliwanag po yan, ano? Ang curfew po natin na bago alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Likaw ban tayo? Alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. O malinaw yan. Tapos, yung pong nagtatanong, yung pupunta ng palengke. Yung daw call-loading, tuloy pa po ang call-loading. Sapagkat kung papayagan po natin na sabay-sabay lahat pupunta ng palengke, mawawala po yung ating social distancing. Tsaka yung mass gathering natin, magiging tuloy-tuloy yan. Kaya mangyayari po niya kung ihawak natin at yung dating schedule ng call-loading, yung pa din po, walang nabago at sarado pa din ang palengke pag araw ng Linggo. Palengke pinag-uusapan natin para malino sa lahat yung mall bukas pag Linggo. Pwede kayong pumunta dyan. Napag-usapan po ang mga mall. Yung mall po, nililinaw namin sa inyo na yung pong national guidelines, this 21 anyos, 21 years old and below, bawal lumabas ng bahay, bawal pumunta ng mall. Ngayon 60 years old na ba, bawal din pong pumasok ng mall. O may nakita kami, yung mga bata naglalago sa kids zone sa mall. Sasaka po namin ang mall pag ganyan. Pasaka namin kayo, hindi po namin nahayaan na kumita lang ang mall, malalagay naman sa kapahamakan at panganib yung kalusugan ng mga taga-Gapan. Baliwanag yan. At gumawa din po kami ng executive order. Nag-usap na kami ni attorney na lahat ng establishment dito na pinayagan namin magbukas, kinakailangan attorney hanggang Friday. Okay? Mapagsubmit po kayo sa amin ng certification na nakapag-rapid test na yung lahat ng empleyado. Sapagkat diyan po nagsisimula yung sakit, napakabilis na mahawa at mabilis din silang mahahawa dahil masyado kayo exposed sa mga tao. Maliwanag po, ang restaurant din bukas, 50% lang po pwede pumunta. Ang LGU, ang City Hall, gusto kong paalala sa lahat ng tao sa lungsod ng Japan na dati po in-announce ko kasama sa executive order na hanggang Huwebes lang pwedeng magpunta ng City Hall. Ngayon po, back to normal na kami. Ang City Hall po, magmula Lunes hanggang Biyernes, bukas na at kumpletong empleyado na papasok. Kumpleto po kami lahat. Makikita nyo kami sa City Hall. Ang lahat ng empleyado, regular na po ang pasok namin. Pagkatapos po, may mga sumbong sa atin. Tony, yung mga motorcycle company, mayroon tayong ginumang executive order, di ba? Na bawal munang maningil at bawal magbigay ng penalty. Nananawagan po kami sa inyo, napakadami naming kababayan na nagsasabi na sinisingil sila at pinipenaltihan ng mga motorcycle company na inutangan nila ng hulugan. Huwag niyo pong gawin yan sa kababayan namin. Bigyan po natin ng kaluwagan, magbabayad po sila. Para pong NECO, tingnan niyo ang NECO, napakiusapan natin. Ang water district, hindi naman naningil. Sa panahon ng pandemic ng ECQ, tsaka ng GCQ. Okay, tapos, yung pong ating rapid test testing station nandito sa Japan, ganun pa din po yun, open sa lahat ng tao na may mild symptoms, nilalagnat, inuubos, sinisipon, magpunta po kayo dito. Ano si Dr. Bautista, ano si Dr. Pangilinan, at may bete kami, sila po mag-a-assist sa inyo. Huwag yung pagwalang bahala sapagkat nakakatakot po yung sakit. Ano ba pwede natin pag-usapan dito? Yung mga LSI. Okay? Yung mga locally stranded individual. Tama yon. Yes, sir. Sir Rory? Yes, sir. Okay. Mamaya po, yung mga may tanong, pwede naman kami sumagot. Kagandahan ngayon, mga kababayan ko sa lungsod na Gapan, madaming sasagot. Ay, hindi tulad din dati na solo ko lang po. Yung pong locally stranded individuals na tinatawag natin, yung mga na-stranded sa Manila, sa ibang daong ng Pilipinas, na hindi po agad nakauwi.
ang kailangan po ninyo, huwag kayong tumakas na pumunta dito. Huwag naman kayong pumunta na walang pasabi sa amin. Number one, kumuha naman kayo ng health certificate kung saan man kayong bayan o barangay nang galing. Pangalawa po, kumuha kayo ng travel authority galing sa PNP. Para nung po, sasaluhin namin kayo dito para mabantayan namin kayo para sa 14 days lock, di ba? 14 days home quarantine. Tapos, kukuhanan namin kayo ng test, yung te-test po namin kayo sa rapid testing station ng Japan para masigurado natin na wala kayong maahawa na kamag-anak o mahal din yung sa buhay. Okay? Yun ang mga lalabas ng ano? Ng Japan. Napupunta sa ibang probinsya. Ganun po din po ang sitwasyon natin. Kinakailangan kumuha kayo ng travel authority sa PNP at saka ng health declaration dito po sa City Health Office natin. Meron naman tayo one-stop shop, di ba? Pagpunta po ninyo dito sa City Hall, doon sa Command Center, one-stop shop, pag-upo ninyo doon, andun na po lahat. Hindi na ipupunta sa iba't ibang gusali o departamento. Makukuha nyo ng agad yan para walang maging abala doon po sa pagbiyahe natin sa ibang lugar. Sino maunahin ko? Hepe, ikaw, baka may mensahe ka. Nanonood sa atin ng mga tao sa lungsod ng Japan. Mag-entertain tayo ngayon ng question and answer. Pakitaas magsalita nila, Hepe. Sasagutin na lang po natin yung mga questions and answers. O, sasagutin na lang. Okay. Unang-una, yung anong oras daw ang... Anong oras lang po ang pagbibenta ng alak? Siguro si Attorney Lianyo, tanongin natin. Attorney, hanggang anong oras lang ba ang pagbibenta ng alak? Sa ating bagong executive order? Sa bago pong executive order natin, ang pagbibenta ng alak ay pwede na po magsimula sa oras ng pagbukas ng tindahan hanggang bago po yung itinakda nating curfew. So, ibig sabihin po, dahil alas 9 ang tinakda nating curfew, lagpas alas 9 po, bawal na magtinda ng alak. So, yung mga sa mga bibili po, mula alas 10 ng umaga hanggang magsara yung mall, wag lang silang tatama doon sa curfew na itinakda natin. Maaari po silang bumili ng alak. Okay. Maliwanag po. Kung kahit anong oras, basta nagbukas na tayo at hindi na curfew, pwede kayong bumili ng alak. Huwag nyo idadahilan sa akin, ha? Pag alas 9, hinuli kayo ng pulis. Nabitin na kayo. Alas 6 pa lang ng umaga, uminom na kayo. Para alas 8 ng media ng gabi, lasing na kayo nun, di ba? Eto, may tanong. Mayor, tanong ko lang po, kung magbubukas ang night market, pwede na bang isama ang bata? Kasi mga bata lang po ang dinadala namin doon sa plaza. Maaari po bang pumunta? Thank you, God bless. E malinaw nga po eh, na 21 years old pababa, bawal lumabas ang bata. Di ba, tama? Yes, sir. Sir Rolly, huwag po ninyong dalhin ang bata doon. Ang gawin nyo lang, bumili kayo take out nyo, ibigay nyo sa bata. Hindi po ba? Malinaw yan, ha? May isang tanong pa. Ano yung tanong dyan? Dito po, Mayor. Sabi po. O sige, ito po si ang ating DALG, si Sir Rolly. Sir Rolly, Mayor, papayagan na po bang bumiyahe ang mga jeep sa Japan o mga jeep na dumadaan sa Japan? Kapag po pinag-uusapan natin ng mga jeep, ito ay mayroon pa pong restriction. Kasi po, kapag ang pinapayagan sa MGCQ, itong ating mga buses, mga tricycles. But as of now po, yung mga jeep, kung papayagan man po, ito kukuha muna po ng accreditation sa LTFRB para po payagan po silang bumiyahe dito sa lungsod ng Gapan o dumaan man po dito sa lungsod ng Gapan. Okay, may isang tanong pa dito. Ang tanong, kailangan daw nila ng certification na sila ay na rapid test. Mag-a-apply daw sila ng trabaho sa Maynila. Abay, wag naman po. At ikaw na nga, si Doktor, ano po, pangilinan. Ano po, magandang hapon po. Dok? Meron po tayong rapid test po sa Gapan, ngunit po, ang ating pong prioritize po sa pagbigay po ng rapid test, dun lang po sa mga suspect case po ng ating COVID, yung po may mga sintomas po, na lagnat, ubo, sipon. Dun din po sa mga kaso po natin ng mga probable cases, doon po natin sila pinaprioritize. So, balit po doon po sa mga private na mga establishment, responsibility po ng employer nyo po ang pagkakaroon po ng RDT po sa mga bawat empleyado po nila po. Okay. James, dito naman.
Paano po ang mga galing ng Manila na matagal na na-stranded sa Manila? Paano ang proseso? Kayo po ang miyembro ng LSI, okay? Locally stranded individual. Simple lang po, nakikiusap ako, huwag kayong uuwi, natatakas didiretso ng bahay. Kumuha po kayo ng health certificate kung saan man kayong barangay o siyudad na tambay. At saka po ng travel authority galing ng PNP para po magkaroon tayo ng tamang proseso. Mailista namin kayo sa PUM. After 2 weeks, mailista namin kayo na hindi na po kayo PUM. Eto, may isang tanong pa. Magandang tanong na to. Yung Chai News po sa Facebook, fake news po ba talaga yon? Okay. Alam po ninyo kasi hindi ko binabasa at pinunod yung Chai News eh. Kaya lang, nung Linggo, napakadaming nagpunta dito ng mga tao. Nilagay niya sa Facebook niya na umbisa na daw ng bigaya ng second trans. Hindi po totoo yun. Pinagpipilitan ko hindi totoo sapagkat ang pondo po na ipamimigay sa Gapan, kukunin po ang cheque sa region. I-deposito dito sa account ng Gapan. Pagkatapos mo nga i-deposito, ipawibidu ko naman yun. Ako pipirma ng cheque. At ako po ang mag-i-schedule kung kailan at saan ang bigayan. Kaya yun po malinaw, fake news talaga yun. Kasi kawawa po yung mga tao sa Gapan. Ang kinakatwiran daw nung Chai Tuason Facebook, hindi naman daw para sa Gapan yung binabalita niya na yun. Eh ano pa kinabang sa inyo ng taga-Gapan kung di taga-Gapan ang babalita mo? Eh taga saan ka ba? Ha? Oo nga. Hindi 5 beses. 4 beses ang lumalamang konsyal. Mali yung 5 mo. O di taga-Gapan ka, lumalamang ng konsyal dito, di ba? Kung magbabalita po kayo, yung kapakipakinabang, at saka yung po sigurado, bago kayo mag-share at kawawa po yung mga taga-Gapan, yung po mga ginawa ng kasalanan ni Chai, patawarin nyo na siya. Huwag na po kayong makinig doon, hintayin nyo announcement ko kung kailan ang second trans. Malinaw po, ako ang pipirma ng cheque, ako maglalabas ng pera, ako ang magpapamigay ng pera katulong DSWD po. Okay, pwede na po bang basketball? Okay, basketball, hindi pwede. May physical contact po yan eh. Okay, magsumba na lang kayo. Magkakalayo kayo, magtennis na lang kayo, walang physical contact. Basketball po, bawal pa. Ano yung tanong? O ito, magandang tanong to. Pwede ba declare na si Ro? Pwede na. Okay. Paano ba, paano po ang magkakapatid o mag-asawa? Siguro si single to, Tony. Yes. Na single. Eh, alam po ninyo, madami nang nakiusap dito, malalaking politiko pa sa Nueva Ecija. Still, isa pa lang po ang desisyon ng National Task Force. Bawal po talaga, kahit mag-asawa pa sila, bawal mag-angkas ng motorsiklo. Pwede na po bang mag-inuman o celebration? Pwede na. Kahit wala kayong sinya-celebrate, uminom na kayo. Basta alas 9 ng gabi, hihinto na po yung uminom ng alak. Malinaw yan. Okay. Oh, eto. Kailan po Mayo ibibigay ang SAP? Hintayin nyo ang announcement ni Mayo Emeng. Kasama mo mag-a-announce ang DSWD. Okay? Doon po sa official natin na LGU. Hindi po, wag po kayong makinig kay Chai Tuason na. Pag sinabing may bigayan bukas, fake po yun. Okay? Spa, pwede na ba spa? Oh, ang spa, pwede na. Yung mahilig magpamasahe, basta 50% lang ha. Pwede na po yan. Ang daming tanong ha. Sino sasagot ito? Okay, o sige. Paano po yung mga senior na na-schedule ng check-up sa Manila? Walang problema. Yung pong senior citizen, bawal pong lumabas kapag hindi naman kailangan talaga. Eh, lalo pa kung schedule ng check-up sa Manila, gusto po niyo yung senior, huwag na kayong pumunta dito sa pag-uuhan ng travel authority. Papadala pa namin sa inyo. Okay? Basta mag-ingat po kayo, ang senior bawal lumabas, pero kung i-check up, pwede po yan. Walang problema doon. Okay. O sige. Ayan na, andito po si ano, si ang Hepe po natin ng traffic. Ayan na, si Hepe. Ito po, dati retired po ito na pulis. Napakagaling ito. Siya po ang Hepe ng traffic natin ngayon. Yung mga tricycle driver, inuulit ko ha, Hepe. Kapag ka yung tricycle driver,
nakita mo na mesa kayo na dalawa, hulihin mo. Kapag nakita mo na ang tricycle driver walang mask, face mask, hulihin mo. Kapag ang tricycle driver nakita mo may angka sa likod, may backride, hulihin mo. Pasensya na po sa mga kasamahan kuntoda, kita nyo dati, bawal kayong hulihin ng lahat. Lahat ng proteksyon binibigay ko sa inyo. Eh, huwag yung isipin na naghihigpit ako. Ito'y proteksyon pa din sa inyo. Proteksyon sa kababayan natin, proteksyon sa pamilya natin. Para po, huwag kumalat yung bayo. Sumunod po tayo. Nakikiusap ako sa inyo. Okay? Tsaka huwag kayong mag-alala. May nagtanong, totoo daw ba na sisinginin ko na ng prangkisa yung mga toda dahil walang pera ang gapan? Naubos daw, kakabigay ng kung ano-anong bigas sa mga tao. Hindi totoo yun. Hanggat ako mayor ng gapan, walang magbabayad kahit 5 sa prangkisa. Luluwagan po natin ang mga tricycle driver, ang mga toda. Okay? Hindi, baka may gusto kang sabihin sa mga tao. Ayeto po, ang si Colonel De Guzman po, ang ating chief of police, napakasipag, napakabait. Colonel De Guzman, mensahe sa mga kababayan natin. Paalaala lang po, yung mga yung iinom, pagkatapos matulog na. Huwag nang pakalat-kalat sa daan kasi doon po kayo mahuhuli. Sa mga tricycle, okay naman po si Hepe ng traffic natin. Kayang-kaya niya yan. Dito sa Kapan, magtulungan lang po tayo. Masakit din po sa amin yung mahuhuli. Pero wala naman po kami magawa kundi ipatupad yung batas. Yun lang po. Okay. Okay, yung tanong po na ilan ang positive cases ng COVID-19 sa Gapan. Sa ngayon po, kanina pa namin pinag-usapan to eh, sa meeting namin, sa kabuuan po, siyam ang naging cases natin ng COVID na nag-positive. 8 po yung naka-recovered na magaling na, isa po ang namatay. Kaya sa ngayon po, 0 tayo sa COVID-19 cases. Wala, 0 tayo sa Gapan. Kaya lalo po natin pagbutihin. Okay. Okay. Ayun, may tanong dito. Mayor, pwede na po bang dumalaw ang mga taga-ibang probinsya sa Gapan? Pwede, kaya lang susunod sila sa ano? Sa guidelines, sa protocol, di ba? May dala-dala kayo na ano? Na travel authority, tsaka health certificate. Travel authority from the PNP, kung saan kayo nanggaling. Tsaka health certificate galing sa city o municipality health office ninyo. Okay? Maglaro ng basketball, sinabi na natin yan. Okay? Nasagot na natin lahat to eh. Isip ang bayan daw, may coding palo ba? Yung mga taga-ibang bayan, yung namamalinggay po ba? Yes, meron. Yung po mga taga-ibang bayan, tuloy pa din po ang coding. Kung ano po yung nai-announce natin dati na color coding na pagpunta nyo sa Gapan, walang nabago. Pero para malinawan nyo, color coding yon dun po sa, lalo na sa palengke ha. Malinaw po yun. Pwede na po ba magpa-rent ng video ke? Pwede naman po, Mayor. Pero yan nga. Basta huwag makakapirwisyo ng kapitbahay. Yes. Okay, mag-rent po kayo ng video ke. Basta kapitbahay po, huwag lang natin mapapirwisyo, ha? With curfew hours. Yes, with curfew hours. Okay, mag-video ke na kayo. Alas 6 ng umaga hanggang alas 8:30 ng gabi. Huwag lang pong magreklamo. Dahil pa nagreklamo, mapapagod ang kapulisan natin. Pupuntahan kayo. Pagka naman naitawag pa sa Malacanang, kabawa naman ng DLG, ako din naman nanagot doon. Okay, Mayor, makakakuha na po ba yung mga hindi nabigyan ng SAP first wave na nagpalista sa City Hall? Makakakuha na po ba? Mamsi, ito po ang ating DSWD. Si Mamsi, dalaga pa po ito. Yan ang pinagmamalaki namin dito. Mamsi, pwede masagutin mo. Makakakuha na ba ang mga nakalista sa first wave na hindi nakakuha? DSWD po natin yan, ng Gapan City. Magandang hapon po sa ating lahat. Ano, yung kasalukuyan po namin inihahanda po yung listahan po ng mga
sa waitlisted po. Kaya hantayin na lang po natin yung approval noon at makakakuha po sila. Second wait, yung pong ano, waitlisted natin, yung pong mga makakakuha po sila. Okay, for submission po yun na ano, dapat nga po bukas, isasubmit ko na po sa region yun, mga waitlisted natin. Okay. Okay. Ngayon, may tanong pa, pwede bang mag-open na ang mga fitness gym? Gym, yung mga pampamacho, pampasexy. Pwede na po, basta 50% lang ang papasok doon. Okay, pwede na po yan. Mayroon doon idadagdag si Seroli Ocampo, ating DLG sa Gapan City, about doon sa mga nagtatanong kung makakakuha pa ang mga nagpalista sa first wave. Okay, yun po tinatawag natin sa SAP na nagpalista po. Yun po ang mga tinatawag nating waitlisted o kaya yung mga left out families. Actually po, dito sa second wave po ito na bigayan, sila po ang magiging priority natin. Kaya hintay lamang po sa instructions ng LGU through the CSWD at saka ng ating minamahal na mayor po. Pero tiyak po yun. Meron po kayo. Salamat po. Okay. Okay, may tanong dito, pwede na po bang tumugtog ang mga banda sa libing sa okasyon? Alam nyo kasi, alam po ninyo, yung COVID-19, napakadaming binago sa buhay natin Pilipino. Yung tradisyon natin ng mga Pilipino, tradisyon ng mga taga-Gapan, binago, tinanggal ng COVID-19. Katunayan po, 2-3 weeks ago, may libing po sa San Nicolas. Hinuli po lahat kasi po talagang ini-implement natin yung social distancing sa mass gathering. Ngayon, sa tanong ninyo, kung pwede na bang tumugtog ang mga banda, pwede. Sa libing, sa mga okasyon, kaya lang, ganun pa din, 50% lang. Kung ang banda, ang member ng banda is 24, so 12 lang ang kailangan. Still, yung pong, huwag natin kalilimutan yung social distancing, napakalaga niyan ha. O hepe, pag may naglibing, wala nang uhulihin. Basta kailangan lang, kalahati lang, at naka-face mask. Okay, face mask. Okay. Hindi. Isuot na lang. Oo nga pala, iiyan na lang. Basta po, binaba niyo yung mosi. Kasi binababa naman yung mosi ko eh, instrumento. I-face mask natin agad. Okay. Pagbaba ng turoto, i-face mask agad. Ito ha. Ito, pahingan nyo. Pwede po bang manghuli ang member ng IATF? Yung inter-agency task force natin, pwede daw bang manghuli kapag nakakita na walang face mask? Pwede pong manghuli. Pwede manghuli ang barangay, ang kapitan, barangay tanod, ang task force, lahat po pwede manghuli pag walang face mask, kahit nga ikaw, nanonood ka. Kung mahal mo ang mga taga-Gapan, citizen's arrest. Kung mahal mo ang lungsod ng Gapan, kung may manasakit sa mga kababayan mo, hulihin po natin. Uulitin ko po, at sa uulitin ko to bago ko matapos mamaya, ang hindi magsuot ng face mask sa Gapan sa panahon ngayon, kasalanang mortal, huhulihin po kayo, ikukulong po kayo. Huwag nyo sabihin wala kayong pambili ng face mask, bibigyan po namin kayo ng pambili. Okay, may tanong pa? Pwede na ba religious gathering? At saka po ano, gusto ko pong yes, ano to? Oy, Changge, paano Changge natin? Ha? Yung sa tulong niya, bye. Sa Jerby. Sige, okay. Sa Redwin. Oy. Budget. Birthday girl ayun ah. Pampaswerte muna tayo. Happy birthday po sa pulis natin, kay Police Corporal Gladys Manabat. Ayan o, pinakamagandang pulis mo ba sa buong Pilipinas. Tumayo mo naman, Gladys. Tumayo mo. Ayan o. Ayan na, happy birthday. Happy birthday. Alam po ninyo, maswerte po ako sapagkat yung kapulisan natin. Nako, napakalaki pong tulong sa lungsod ng Gapan. O ito, may tanong pa sa patay.
ilang araw po pwedeng iburol. Ganun pa din, dalawang gabi po at tatlong araw pwedeng iburol. Yung social distancing, lagi po natin tatandaan. At saka yun pong mass gathering, medyo schedule lang po natin ang pagpunta doon. Ito naman tanong, pwede magtiyangge, ganun pa din po. Pwede magtiyangge, kaya lang, yung pagpunta ng tao, kailangan yung social distancing na naman. Iikot ang buhay natin, social distancing, at saka po mass gathering. Doon lang naman iikot ang buhay natin sa panahon ng pandemic na ito. Okay? Yung mga katabing bayan, kailangan pa ng travel pass. Hindi na po, pag-inter-province. Okay. Inter-province. Ito, magandang tanong. Pwede po ba pumunta ang mga Karating bayan? Pwede na po, hindi na kailangan travel pass. Kailangan lang po ng travel pass kapag sa kabilang probinsya kayo pupunta. Pero within the province of Nueva Ecija, hindi na po kailangan yan. Okay? Okay, Mayor, sino ba sino ba to? Yung simbahan po, pwede na po bang magsimba? Kasi ang nanay ko, hindi na kasi simba, humihina na. Okay. Tuloy gawa. Pwede naman simbahan. Yes, pwede na po. Lahat naman eh. Ano ang sagot niyan uli? 50% na naman po ang kailangan. Social distancing, mass gathering, mass. Puro ganun na lang. Laki ng bill. Mayo, bakit po ang laki ng bill ng ilaw at tubig namin? Lalo na ngayong pandemic, ipat naman din lalaki bill natin, nasa bahay lang tayo. Nanonood tayo palagi, ng air condition tayo, mainit. Hindi ba? At saka baka po nagkakamali kayo kasi hindi ko kayo pinasingil sa Water District at sa NECO, baka po napagsama lang kaya lumaki. Hindi ba? Mas malaking bill, mas madami po tayong ginhawang naramdaman sa katawan nun. Okay? Yung rapid test natin, libre sa Tagigapan. Libre po sa Tagigapan. Depende sa sitwasyon. Baka naman po gagamitin nyo lang na requirements pang apply sa trabaho. Huwag naman. Libre po ito sa lahat ng may karamdaman o nakaaramdam ng hindi maganda. Pag rapid test kayo dito, libre. Yung sa mga bagong dating, rapid test tayo libre para wala tayong iniintindi. Libre po ito, walang bayad. Ha? Hindi ko alam, walang mas. Wala daw akong mas. Pag... May nag-mask po ako. Di ba hindi nyo ako naiintindihan eh? Kahit po natutulog, nakamask ako. Ngayon lang ako natanggal ng mask. Napansin nyo pa? Sila ro kasi nanonood na nakamask pa. Nanonood kayo, nakamask pa. Ako man natutulog, nakamask pa. Sa lahat ng nakamask na Tagigapan, maraming salamat sa inyo. I love you sa inyo lahat. Okay. Yung internet po, medyo kailan ikakabit. Okay. Yung internet po natin, magsisimula po tayo magkabit ng fiber optic sa buong Gapan. Yung fiber optic na yan, yan po yung magiging highway natin, backbone. Siguro po, ikakabit natin yan sa loob ng 45 days. Kasunod po nun yung internet. Huwag po kayo mainip. Nung sinabi ko po yan, may pondo na tayo. Nung sinabi ko po yan, may order na tayo na fiber optic. Okay? Okay, nagpapabati po. Binabati po namin si Kuya Nino Sanchez ng LA, si Kuya Jim Bunag, Kuya J.D. Guzman ng Jacksonville College, si Paring Martin Flores ng United Kingdom, London, si Kuya Ivan San Jose ng Ireland, si Emboy Pogi, doon po sa Bauran sa Pambuanyan, si Unyo Alparo, andun po sa New Mexico, tsaka po si Paring Amy Alberto sa New York, USA, tsaka po si Ninong Florentino ng London. Nabanggit ko po yung mga nasa abroad na ito, gusto kong magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Unahin ko kay Ann, yung pong bata na may bukol sa likod. Nandun siya ngayon sa National Children's Hospital. Maganda na po ang sitwasyon bata, kumakain na, wala nang hika, wala nang lagnat, baka po Friday o opera na. Kaya po ako nagpapasalamat, bagamat hindi ako nangihingi ng donasyon. Madami po nagbigay. Sa ngayon po, mayroon ng $2,000 na mahigit ang donasyon. At yung mga Pilipino sa London tumawag sa akin. Nag-o-o na din sila ng ano doon? Fundraising. Okay. Sa pamumuno ni Kuya Florentino. Okay. At saka, doon naman po kay RJ, balitaan ko kayo.
Kay RJ po, pinadala ko sa Makati Med. Napilit ko yung nanay, sumama. At saka yung tita. Ilang araw din sa ospital? O apat na araw po sa ospital, sa Makati Med. Naka-ICU sa solo kwarto. Dahil po sa tulong ni Doktora Garces na Tagagapan. Si Doktora Garces, napakabait na tao. Mahal talaga Tagagapan. Talagang batang Gapan. Nakatawad po tayo. 211,000 po ang binayaran ko. Sarili kong pera yon, hindi po natin kinuha sa pera ng City Hall. Ang sabi ng Makati Med, dadalhin daw ng orthopedic para operahan. Ang sabi ko, anong problema? Sagot ko, pati operasyon nung kanyang spinal sa likod. Ang problema po sa nanay, ayaw akong puntahan, ayaw akong kausapin. Hindi ba? Yes, magkano binigay ko sa nanay? O binigyan naman kita ng 15,000, apat na araw ka nagbantay. Kung kinakailangan, bigyan uli kita ng pera, puntahan mo naman ako. Maawa ka kay RJ. Pasalamat ka nga, may tumutulong sa iyo ng mga tao. Ito pa ako, si Mayor Emeng. Ipagamot natin ang anak mo. Dahil kapag ayaw mo, hindi ko ba hindi ipagamot ang anak mo? Hindi ba? Pambihira ka. Tigilan muna eh. Yung pagpapaganda. Unahin mo yung anak mo. Pasalamat ka. Nag-astringent ka ba? Tigilan mo yan. Sa totoo lang, masama loob ko sa iyo, nanay ni RJ. Pambihira ka o. Yung mga kapitbahay ni RJ, yung nagmamarasakit kayo, kayo nalang magbantay sa ospital. Gagasasan mo yan kahit magkano. Yung ibang magulang, umiiyak, nagmamakaawa, mapagamot lang ang magulang. Kahit tawag, kahit text, wala ka. Pag ako, pupuntahan ko yan ha. Pag si RJ nakahiga pa sa tabi ng kanal, at ang kanyang bubong yung mainit na sako, mag-aaway tayo. Maraming salamat po sa mga tumutulong kay RJ. Okay? O yung mga dialysis, saan daw po pa magpapalista? Yung pong dialysis center natin, ganito gawin natin. Ito po, July 7, mag-ooperate na to. Okay? Ang gawin po natin, yung mga lahat na nagpapadialysis sa Gapan, may listahan naman na kami. Yung mga hindi pa nagpapalista, magpalista na din po kayo. Para na ano, ma-schedule po kayo. Once naman na na-schedule kayo, wala nang tigil to. Ganun pa din. Napanood nyo naman ngayon. Walang bayad kahit 5. Kayo pa ang babayaran namin. May 500 po kayo. Sa amin ha. Okay. Pwede raw ba siyang magka-500? Okay. Paano po yung mga nagbebenta ng alak na sobrang mahal? Huwag niyong bilan. Isumbong niyo sa DTI. Maghanap kayo ng mura. Pwede ba yun ako paaaway doon? Pag nagbebenta ng alak, sobrang mahal, ipahuli na. Bawal na sa batas doon, di ba? Bawal po sa batas yun. O hindi ba? Bawal po yan. Ano yung parang bigas? Hindi pwede yun. Ang gawin nyo, huwag kayo uminom ng alak, gayahin nyo ako. Hindi nyo problema yan. Okay? Ano ba ang tanong? Ano daw po ba? Yung mga computer shop daw ba pwede na magbukas? Computer shop? Pwede sir, pero they are limited sa mga schoolwork lang, pero walang ano, yung laro, walang laro. Ayun, laro. Okay. Walang gaming online, wala. Pero research job, pwede yun. Online, no. Ay, yung mga gaming online, wala. Yes. Computer shops. Okay. Mayo, pwede na po bang ipagdiwang ang piyesta? Pwede. Pwede. Paano natin pagdidiwang? Hindi magdasal tayo. Mag-alay tayo ng panalangin sa bawat patron ng bawat barangay. Pero huwag ngayong maghanda. Huwag ngayong magpainom. Sapagkat yung tao na pupunta sa inyo, hindi po natin mapipigil. Okay? Pwede ipagdiwang. Huwag kang maghahanda. Paano pagdidiwang? Manalangin tayo. Okay? Magpasalamat tayo sa patron natin, sa bawat barangay natin. Dito sa mga miyembro na task force, baka meron po kayong panawagan, any suggestion, masasabi sa kababayan natin. Ha? Sino dyan? Okay. Kaya pwede na ba magpakulot? Okay. Dok, ikaw dok, may masabihin ka. Alam mo yung mas muna. Sa mga kababayan po natin matagagapan, sa pangunguna po ng ating mayor po at Vita Doktora Bautista po, pagdating po sa kalusugan, ang aming pakiusap lamang po, kung tayo po ay lalabas po ng bahay, lagi po tayong magsuot po ng face mask. Panatiliin po natin ang social distancing. At least 6 feet apart or 1 meter po siya. And make sure po
practice po tayo ng cough etiquette kapag po tayo umuubo. And lagi po tayong maghuhugas po ng kamay every time po na meron po tayong hahawakan. At dun po sa mga nasa bahay po, kung meron po kayong nararamdaman ng mga sintomas, ubo, lagnat, sipon, o anumang sintomas po, maaari po tayong pumunta po sa ating mga health center. Sa San Roque po, San Nicolas, Santa Cruz, and San Vicente. At kung meron po tayong mga kamag-anak na uuwi po sa Gapan at sa tingin nyo po meron po silang mga sintomas o exposure po o may mga kaso po sa kanilang lugar, maaari lang pong i-inform nyo po ang ating pong barangay para mabigyan po natin sila ng kokolang action po para maiwasan po natin ang pagkalat po ng virus po sa ating bayan po. Niya sabihin lang po ako, nakuha ko po ito sa Facebook. Parang para walang malito. During community quarantine, may virus. During enhanced community quarantine, may virus pa rin. During modified enhanced community quarantine, yes, may virus pa rin. During general community quarantine, tama, may virus pa rin. And during modified general community quarantine, wag makulit. May virus pa talaga. So ibig sabihin po, ang virus na COVID andyan lang po. Hindi po siya nawawala. So, lagi po tayong mag-iingat at panatilitin sundin po ang mga guidelines po na binibigay ng ating gobyerno po. Maraming salamat po. Walang copy ang virus. Okay. Ay, yun daw bang mga motel, pwede na magbukas? Ano yung short time? Walang social distancing pag nag-motel kayo. At saka, dalawa lang automatic, di ba? Yes, 50%. O, pwede na magbukas. Ang laman ng motel, motel eh, di ba motel? Siguro yung Sansus, saka yung Kyoto, ang laman ng motel, dalawa lang. Hindi pwede mag 50%, isa lang ang pwede ron. Pwede po, pwede naman, di ba? Pwede, sir. O, pwede. Pero sino? Huwag lang magkasama nito. Okay. Hindi pwede. Oh, hey, ito, malinaw ah. Ito po, sabi ni attorney, iba'y may attorney katabi eh. Ako, reserve lang sila sa mga stranded individual at sa mga OFW. Yung nang nasa guidelines, ang national guidelines. Hindi po yan guidelines ng Gapan City. Okay, maliwanag po yan. Okay. May tanong, pwede po bang lumabas nang madaling araw para sa emission testing kit, testing. Eh, di gawin po ninyo. Lumabas kayo, alas 5:01 ng madaling araw. Okay, alas 5, bawal pa, 5:01 a.m. lumabas na kayo. Simple lang naman po eh. Masyado nang mahaba, tapusin natin to. Simple lang po ang pinanawagan namin. Napaliwanag na namin sa inyo lahat kung ano pwede at hindi. Simple lang po. Kapag nakita ka sa labas ng bahay mo, na nasa loob ka ng lungsod ng Gapan at wala kang face mask, kasalanan mo katal po yan. Huhulihin po kayo. Maliwanag. Kinakailangan, magmula po ngayon, lalo natin ihigpitan, kahit sino, kinakailangan, naka-face mask. Okay? Hindi pwede nakasabit lang sa tingay face mask. Kinakailangan po, suot-suot natin. O, may nagtatanong na naman, eto, may nagtake sa akin, wala daw ang face mask. Eh, pinaliwala ko na po kanina. Pag sinuot ko ito, tingnan nyo, hindi nyo maintindihan sa sasabihin ko. Kaya, excuse nyo na ako, nagla-live lang naman ako eh. Oh. Pero pagkatapos po mag-live, mag-face mask na uli ako. Okay, maliwanag po sa mga tao sa lungsod ng Gapan. Sana po, maging masunurin po tayo. Sana po, ipakita natin sa mga bisita natin na pumapasok sa lungsod ng Gapan na tayo po dito yung nagkakaisa. Paano natin sisitahin yung mga tag-ibang bayan na kapitbahay natin kung tayo po mismo hindi susunod? Sana po tayo po mga tag-ibang ang maging ehemplo, maging halimbawa sa mga kapitbahay natin. Ipakita natin na dito sa lungsod ng Gapan tayo po ay nagkakaisa. At bago po ako matapos, gusto kong magpasalamat doon po sa miyembro ng Interagency Task Force ng Gapan City. Hindi lang po ako mag-isa gumagala kung ano po ang nangyayari sa lungsod ng Gapan na maganda. Sila po yung nasa likod ko. Sila po yung kasabay ko na gumagalaw. Kung ako po yung nahihirapan ng 100%, sila naman po 200% ang trabaho at hirap na ginagawa nila.
At bago po tayo matapos, simple lang naman ang gusto natin. Manatili pong ligtas ang mga tao sa lungsod ng Gapan. Wala pong magkakasakit sa atin. At may awa po ang Panginoon Diyos, malalagpas natin ang pandemic na ito. At isa lang po ang palaging gusto ko. Gusto ko po, palagi po natin pinagmamalaki at taas noo kahit kanino na tayo po ay batang Gapan. Mabuhay po ang mga tao sa lungsod ng Gapan. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Mag-ingat po tayo. Magandang hapon po sa inyo lahat. James, pakita mo ulit mga kasama natin. Oh, ayan ang face mask natin. Ako na walang face mask. Okay. Okay, ma. COVID ka lang. Batang Gapan kami. 1, 2, 3. Oh. COVID. COVID ka lang. COVID. Batang Gapan kami. Okay. Wala man lang siya.